Hello, good morning everyone. Welcome back again to my channel. And for today's topic po natin ay kung paano po ako mag-wrap ng multi-color na bulaklak ng ating desert rose. Tara, samahan niyo po ako at tayo ay mag-wrap ngayon. So, heto na nga po at may isa na tayong napili. Ito po ay mga seedlings ko na medyo humahaba lang po siya. Tingnan nyo naman, oh. Kaya ang gagawin ko po rito ay ikakat natin yung kanyang stem para makapag-focus po siya sa pagpapalaki ng kanyang codex at bukod pa doon makapagparami siya ng mga sanga-sanga. Ganyan po yung ginagawa ko kapag nakikita ko po yung mga desert rose ko na humahaba lang po yung stem niya at walang masyadong mga sanga. Ayan. Po yung halimbawa na sinasabi ko na ang pangit pong tingnan kapag pahaba lang po yung inyong desert rose at walang sanga. Tingnan nyo, oh. Ayan lang ang kanyang dahon. Kaya kailangan po ito ay putulin natin. Ganyan po. Yan. Mahaba pa rin naman to. Palaki siya ng palaki. Kaya dito, pwede natin siyang putulin sa gitna. At ito naman pong matitirang ito, kapag maganda naman po yung kanyang bulaklak, pwede na rin po ninyong ipang-grab. Ayan. Or pwede ninyong itanim uli. Tutubo po yan. Basta maayos lang po yung pagkakatanim ninyo. Ayan. Ayan, at mag-iikot po muna tayo dito sa aking mga alagang desert rose. Namimili po kasi ako ng kukunin natin na magiging rootstock. Napakaganda po ng mga desert rose na alaga ko. Tignan nyo. Ayan, tignan nyo naman, oh. Napakagaganda nila. Minsan po na mahanga na lang ako pag kami mga bagong bukas na mga bulaklak ng desert rose dito sa aking mga alaga. Kasi po nung araw talagang bili lang ako ng bili ng buto. So hayan, pupuntahan natin itong mga single na desert rose ko at dito po tayo hahanap ng pwede nating gawing rootstock. So, ito po yung ating gagawing rootstock. So, ito pa po yung nakita ko na pwede nating gawing. Yung gagawin ay gagrap natin. Napakaganda po niya. Oh, tingnan nyo. Diba? Dito po tayo kukuha ng magiging sayon natin. And dito po sa itas na to, marami po ako mga single dito na binubukod ko po. Kaya nga po, eto maganda na tong gawing rootstock natin. Ayan, marami ako dito ng mga single. So ito, pwede natin gawing rootstock. Hanap pa po ako. Ayan, dalawa po yung nakuha ko dito. So, heto na nga po yung ating mga nakuhang mga desert rose na gagamitin natin para sa ating pag-grap. Ayan, heto po yung ating magiging sayon. Ayan, dalawang klase lang po ng bulaklak yung nakuha ko. Pero dadagdagan pa rin po natin ito. So, haya na nga po at sisimulan na natin ang pag-grap. So, heto po ngayon yung ating igagrap. Ayan, napakaganda po ng kulay nila. At heto pa po yung isa. Dito ko po siya ikakat. Ayan, para makapagsimula po siya dito ng mga panibago niyang sanga. So, heto na nga po yung ating kinat na panggrap natin. So after po ng pagkakat natin ay lalagyan po natin ito ng cinnamon powder.
para mabilis po yung pagkatuyo. At ito pa yung isang desert rose natin na gagawin nating sayon. Dito natin siya ikakat. So, ito naman po yung ating gagawin na sa rootstock. Ayan. Nasa inyo po kung gusto nyong gawing multi-colored yung inyong pag-grap. Ganito po ang gagawin natin dahil marami pong sanga itong ating kinuhang magiging rootstock. Gagawin ko po ito ng multi-color na grafting. Pagtatanggalan lang po natin ng mga sanga. So, ayan na nga po, natanggal na natin. Nililinisan ko lang po muna at tanggalan natin ng mga ugat na hindi naman ano, yung mga naglawit pong ugat na nakakapagpapangit ng ating codex. So, yung mga ganito po na mga extra sanga, hindi naman po ito maglalaki. Magiging parang ano lang yan. Kaya tatanggalin na rin po natin yan. So, ayan. Meron na po tayong magiging rootstock. Ang gagawin ko po dito ay multicolor na grafting. Mapakita ko po sa inyo. So, meron na po tayo ditong mga kulay na ilalagay natin dito. At sa paglalagay naman po ng sayon, siguraduhin nyo pong hindi magiging baligtad yung pagkakadikit nyo dun sa ating rootstock. Tandaan nyo po yung ang nodes po ng ating sayon ay kailangang naka-smile po. Kailangan siya ay parang nakahigang buwan. Ayan. Ito po yung aking ginagamit na grafting tape. So, i-refresh po uli natin yung ating rootstock. Kailangan huwag niyo pong patatagalin yung pagduduktong nila. Ayan. Ito lang pong gilid ang lalagyan nyo ng super glue. At hawakan nyo pong mabuti para matuyo agad. Ayan. So, ayan po, nakakuha po tayo ng ating iduduktong dito. Ito nga po yung kulay kong white na trifle. Ayan. Ito po yan. At ito naman pong isang ito. Ito rin po ay yung galing sa aking green up na. Ayan na nga po. Naglagas na po sila ng buraklak. Ito po ay double yellow. Ayan. Kaya iba-iba po yung kulay ng ating magiging graph. Multicolor graph. So, ayan. Gagamitan po ulit natin to ng super glue. Kasi pag ganitong medyo alanganin po yung aking paglalagay. Sinisigurado ko po talaga na madikit siya.
So, heto na po yung ating multicolor na grafting. Ayan. Ayan, eto na po yung ating mga green up na desert rose. At heto po yung isa sa mga ginawa kong mga multicolored na grafting. Napakaganda po niya. Tatlong kulay po ang inilagay ko dito at yan nga po, nagbulaklaka na sila. Heto po yung triple white, double red, black red po iyan. Makikita nyo po, napakaganda po ng double red na yan. Medyo faded na lang po kasi. At ayun, yung isang yun ay isang, yun po yung purple. Ayan. Napakaganda. Ang dami pong nagagandahan sa aking multicolored na grafting na to. Hindi ko lang po binenta. Ayan, at subukan nyo rin pong gumawa ng multicolored na grafting. Nakakatuwa po at makikita nyo po sa isang puno ang iba't ibang kulay ng bulaklak ng desert rose na ayan nga po, ang ganda-ganda talaga nila. So, ayan na nga po, maraming salamat po sa inyong lahat ng mga viewers ko at lalong-lalo na po sa aking mga subscriber. At sana nagustuhan nyo po itong ginawa kong video at sa hindi pa po nagsasubscribe, please subscribe, likes, and share my channel. And God bless po sa ating lahat. And see you on my next video. Bye-bye!